kamusta si Sargans, no? At nagulat na naman po ba kayo sa isa na naman bagong video. So, i-congratulate ko lang ako, no, si sarili ko sa tulong ninyo. Eh, yung isa kong video, eh, nagkaroon na siya ng 1,300 views, which is, ito yun. Paano mag-apply nung ano, Converge through online. So, maraming salamat. And then, sobrang nagpapasalamat ako kasi may nanonood pala. Saka may mga comment dun na, uy, maraming salamat ha, kasi may sense yung mga sinasabi mo. And then, maraming salamat din kasi tinuruan mo kami. So, yun. Sobrang thank you po. Maraming salamat po sa talagang sobrang lahat. So, ayun, no, going back, pinatawag ko kayong lahat, si Sarians, no? Dahil kanina, eh, meron na namang isang bagong dumating na sulat galing kay, ano, galing sa kaibigan natin na si Phil Diti. So, ayun, no, so ngayong araw, instead na tuturuan ko kayo kung paano naman ito bayaran. So, hindi naman lingit sa alaman nyo na kakalif lang ng quarantine, na ECQ to GCQ. So, naging mas maluwag na tayo. And then, dumating na yung mga bills, no, ng mga naipong no. So itong bill na to, dated siya nung March 13, parang 2 days bago mag-lockdown, tapos hindi na umabot, no. So ang nakalagay dito is, ang nakalagay lang dito sa PLDT, ay basahin natin. 1433, ipapakita ko, sandali lang, ayan, no. 1433, ano, yun din nakikita. So, 3 months. So, yung may dalawa pang bill na hindi talaga nakita dito sa bill na to. So, naisip namin ni ate na enroll na rin online. So, dito sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano bayaran to through Paymaya, ng yung card ng Paymaya na you technically wala ka talagang card. So, virtual card lang siya. Pwede yun. Pwede mo siyang gamitin through internet purchases lang naman. So, pwede yun. And then, makikita rin kayo dito na ano, na sa resibo na to, may makikita kayong scan to pay. So, ayan. Scan to pay. Ayan. Pwede rin yan. Pero yung ituturo ko sa inyo is yung para ma-monitor nyo na rin yung account nyo. So, go. Diretso tayo dun sa PLDT Smart User. Lagay nyo lang. Fill out nyo lang yung mga ano dyan, yung mga kailangan na data, yung pangalan nyo, yung account number. Actually, kahit nga hindi bagong bill yung kunin nyo, yung account number ng luma yung bill, sigurado ako meron yun. I-register nyo lang siya, tapos makikita nyo na yung account nyo, kung magkano yung kulang, magkano yung payment. So, chinek namin kung magkano yung kulang. Nakalagay dito sa bill is 1-4 lang. Nung March 13. So, yun, kulang siya, di ba? So, expected mo na 4-3-4-4-4-5 pataas. Yun yung bill mo. Kasi, June ano na ngayon eh. March, April, May. March, April, May. So, tatlong buwan na. June na ngayon. So, pangatudugtong pa yung pang-apat na buwan sa susunod na ano na. So, late lang to. Late yung mga bill nyo na dumating. Ano? Ang pagandahan ng online. Sa online kasi makikita mo na siya real-time pag nag-email na yung PLDT or kahit anong utilities, makikita mo na ay, ganito pala yung bill ko. So, punta tayo sa PLDT Smart User. So, makikita nyo dun sa application nyo. Ilalagay ko ulit dito, huwag kayo mag-alala. Dun sa application ng Smart, makikita nyo yung dashboard nyo. So, ayun nga, nakita namin 4-3 yung bayarin. 4-3.20. So, kiklik nyo yung view account and then pupunta ulit kayo sa dashboard. So, makikita nyo yung pay bills. So, pwede nyo rin tingnan yung breakdown. Breakdown nung bills nyo kung bakit ganon. Makikita nyo rin yon. So, click nyo na yung pay bills. So, pay now. And then, i-enter nyo yung 10-digit account number nyo. Which is, nakikita yun dito sa resibo. Or sa kahit anong lumang resibo. Sa pinaka, nandito sa pinaka-itaas ng bill. Nandito banda. Ano? Kasi ito yung pangalan. Ito yung account number. And then, i-enter nyo lang. So, lalabas kayo, pupunta kayo sa landing page na Pay Express Online. So, makikita nyo yung details nyo, kung magkano yung babayaran, or kung magkano lang yung babayaran nyo. Pwede rin kayo kasing magbayad muna ng 1 month. Kasi gawa ng is may community quarantine tayo. Pero, syempre, talagang
digit tayo, babayaran na natin ng 3 buwan. So yun, terms and conditions, check nyo yun. Lalagpas kayo sa landing page na ganito. Yan, lalagay ko dito. So, kiklik nyo yung Visa or MasterCard. And then, pinili ko syempre Visa. Kasi nga, si Paymaya kasi is may Visa kasi siya, no? Na logo. So yun, i-enter nyo lang yung card number. Then expiry name, yung mga literal, yung mga nakikita sa ano, sa Paymaya. Yun. Yung sa Paymaya online card, ah. Nakikita nyo doon yung transaction amount na 4,300.20. And then, submit nyo lang. Click nyo yung submit, lalabas kayo sa landing page. May lalabas dyan na ano, pesopay.com says. Lalagay ko dito. And then, i-okay nyo lang yun kung tama yung details na nailagay nyo, ano. So, okay. So, lalabas, susunod nun is mag-loading yun. So, lalabas tayo sa verified Visa now processing. So, yun. Couple of seconds na naman siguro yan. 1, 2, 3, 4, 5. Bilang ka, kanta ka ng Twinkle Twinkle Little Star, no? So, kung masyado mabilis, guys, pwede nyo ibalik to dun sa, ano, sa nakaraan. Replay nyo na lang. Pwede naman. Kasi gawa ng yung memory card ko, eh, so yun, malapit na ito maubos, ano? And then, couple of seconds lang. So, maglalabas kayo sa landing page na your payment is now complete. Ganito yung magiging itsura niyan. Lalagay ko dito, no? Then, continue. Pwede nyo rin i-print. If ever na may nagpasabay sa inyo, nakisuyo magpabayad, pwede nyo i-print tapos ibigay nyo sa kanya. Katibayan na nabayaran yung ano nyo. And then, lalabas, pag kinontinue yun, nenext kayo dun sa PayExpress Online. So, yan yung details nyo, yung account number, kung magkano yung binayaran ninyo, and then yung type of credit card, kung anong klaseng card yung ginamit nyo. Though wala kayong card ng hawak, ha, inuulit ko yung Paymaya kasi meron silang virtual card. So, makikita nyo doon, pwede siyang gamitin purchase online, pwede sa Lazada, pwede sa Shopee, pwede sa mga bayad ng mga bills katulad nito. So, wala siyang charge siya, no? Though, para sa Paymaya. Yung sa tanong na, bakit hindi mobile banking gamitin? Opo, mas parehas din naman po, wala rin pong charge. Pero, ang sinasabi ko po kasi, sa Paymaya kasi, or sa, ano, dina-download lang, at niloloadan lang, nilalagyan lang ng pera. Sa mobile banking kasi, sa pagkakaalam ko, kailangan merong, ano, kailangan meron kang account mismo sa banko, may laman, may mga requirements. Sa Paymaya kasi, is ida-download mo lang. Ida-download mo lang. Fill out ka lang ng form. Diba? O baka, via online na, hindi, sa unlike sa ano, mayroon kasi nagtanong sa akin na, sir, kasi pwede naman sa mobile banking yan. Opo, pwede po yun. Tama po, hindi po siya nagkakamali doon. Ang sinasabi ko po, lahat po na, hindi po lahat ng tao, may bangko, do lagi lang po silang nandyan. At hindi lang naman lahat ng tao, may Paymaya, do lagi din nandyan yan. Ang sinasabi ko po, yung sa Paymaya kasi, dinadownload lang siya. Yun. So, magkakaroon ka na kaagad ng account. Yun po, yung sinasabi ko, no? So, tama pa rin siya, no? And then, kung pag bumalik ka sa Paymaya na application mo, makikita mo na naibabas na nila yung 4-3 na kulang. No, na binayad, magbabawas na nila yung 4-3 na binayad mo dun sa PLDT. So, yun. Yung mga dagdag ko lang, no, yung bill na dumating ng June, yung iba siguro late dumating, ito, katulad nito sa amin, dated siya March 13. So, yung April 13, tsaka yung May 13, hindi dumating. Ibig sabihin, may kulang. So, mas maganda, i-check nyo na rin siya online para makita nyo na kung talagang magkano yung babayaran po ninyo, no? So, though wala naman, alam ko kasi sa mga gantong panahon, sa mga gantong community quarantine, hindi sila nagpuputol. Nito na lang, GCQ, no? Nag-disconnect sila ng mga service, katulad may narinig ako, yung ibang utilities ng internet provider, nag-cut na sila ng service dahil GCQ na. So, nagkaroon na ng mga trabaho yung mga tao. So, kung babalik po tayo dun sa homepage ng PLDT, so makikita nyo po, portrait pa rin yung nasa webpage, nasa home application niya. Bakit? Kasi po, meron po siyang processing time from
from Paymaya to PLDT. Pero may sa pagkakaintindi ko, may ipo-post siya kundi bukas sa isang araw kasi gawa ng anong oras na ba ngayon? Yun, alas 12 na po na madaling araw, no? Kung saan nag-iingay pa ako. So yun, isa na naman video ng bayaran ang nakasama. Isa na naman video ng bayaran na natapos, no? So maraming salamat sa lahat ng Cesarians na nanonood. So kung nagustuhan niyo itong video na tutorial na to, nang napakabilis lang, like, comment, and subscribe. And yun, stay great, be great, and remember that we're all called for greatness. Next video.